Samandaluyong naman, isang call center agent ang patay matapos holdapin at saksakin kanina madaling araw. Ikakasal pa naman sana ngayong buwan ang biktima. Nakatutok si Marisol Abdulaman. Mabait at malambing. Ganito ay sa larawan ng kanyang kapatid, mga pinsan at kaibigan si Fatima Blanco, 23 years old, call center agent. Kaya ganun na lang ang kanilang pagdadalamhati sa sinapit ni Fatima, na masaksak ito matapos holdupin ng dalawang lalaki kaninang pasada alas 4 ng madaling araw sa R. Vicencio Street, Barangay Hagdang Bato, Libis, Mandaluyong City. Hindi ko na kayang lumaban. Lumalaban talaga siya sa operating room. Dami niyang pangarap para sa amin. Sobrang lambing tao. Ang nakapanlulumo pa, nakatakda na itong ikasal ngayong buwan sa nobyong nasa Australia. Tapos Batangas ang location, lahat. Diba? Tapos paalis na yung pagkatapos ng kasal, diretso na siya ng Australia. 9:25 kaninang umaga, nang bawian ang buhay si Fatima, papasok sana siya sa trabaho nang mangyari ang krimen. Nung dumating yung suspect, hinagaw yung ano niya, yung bag niya. Tapos sumigaw yung ano, yung victim, kaya nasaksak na ano. Nahuli ng mga barangkaytano ng isa sa suspect na si Ronald Lumibaw. Na-recover sa kanya ang bag ni Fatima na may lamang wallet at pabango. Katwira ng suspect, napasama lang siya sa grupo ng mga hold-upper. Hindi mo talaga ano, pumapasok ko kasi ang trabaho eh. May trabaho pa? E ba't ka ng hold-up? Na ano lang ako, napasama lang ako. Kasi niyaya ako, naginom ako. Hindi, sabi sa akin kasi mamimili lang eh. Pero napag-alaman ng Mandaluyong Police na ang suspect pala ay sangkot na rin sa mga pang-hold up sa Mandaluyong at Pasig. Harabi rin sa generic. Ang suspect doon riding tandem. Pero umamin siya, nakasama rin siya. Nang ipakita nga sa kanya kanina ang litrato ng iba pang wanted, positibo niyang kinilala ang mga ito na nakakasama niya sa mga operasyon. Sino yan? Sino yan? Michael? Pero sa kabila ng sunod-sunod na krimen tulad nito, panatag na sinabi ng NCRPO na hindi tumaas ang antas ng krimen sa Metro Manila at maiting rin daw ang kanilang pagbabantay. Aminadong NCRPO na meron talagang mga himpilan ng pulisya ang hindi nagsusumiti ng tamang report hinggil sa mga krimen na naitatala sa kanilang mga nasasakupan. Kaya lalo raw sila maghihigpit sa pagbusisi sa mga plotter. We are trying to present the true crime picture by inspecting the blotters, reflecting the true crime. Kaya nga makikita mo mataas compared sa other regions, tumataas ang Metro Manila, yung other regions bumababa. Paulit-ulit naman ang paalala ng mga otoridad na maging maingat at maging mapangmatsyag. Marisol Abdulaman, Nakatuto, 24 Horas.